Welcome back sa ating Arbalist series, Kill of the Day. At ngayon sa episode na to, pag-uusapan natin ang Venom Mist Shell. Ano ba tong Venom Mist Shell? Una sa lahat, physical attack at physical damage po ang kanyang pinibigay. Ang important dito na malaman ay isa po siya dun sa tinatawag kong setup skills para ma-activate natin yung mga bash na damage bonuses. So ano ang nagbibigay nun? Ito po yung mark na part nito. At itong mark na ito ang nagbibigay tulay para yung mga skills natin like obliterate shell, di ba? When marked, may bash and damage boost siya. Another, itong heavenly bow, itong physical attack at physical damage na binibigay niya ay madadagdagan ng damage kung ito ay namarkahan. So, isa pa yung quick shot naman natin, pag markado, may dagdag na bash and damage boost. So, yun po ang trabaho nitong Venom Mist Shell. Pero bukod dito, itong Venom Mist Shell ay nakakapagbigay po ng darkness for 8 seconds sa kalaban. So, nabubulag po sila. At recovery skills, recovery amount, minus 30% for 10 seconds. So, imbis na nakakapag-heal sila ng mas marami, nababawasan po yun. So, kailan po lumalabas itong properties na to? Syempre, kapag ikaw po ay naging tier 5 na, tsaka lumalabas yung parang anti-heal na tinatawag. Ngayon, kung tier 1 to 4 naman, meron ka pa ring mark at tsaka darkness. Ngayon, pag ito po ay naging tier 8 na, lumakas to ng lalo. Kasi bukod sa yung recovery mo na amount is na minusan palalo, 40% negative na. Tapos itong darkness stack mo, madadagdagan ng 50% chance na plus 1 ulit siya, no, yung stack. Pero yung important dito, targets cannot be invincible. Ibig sabihin, yung mga skill na pang pa-invincible sa atin, ibig sabihin hindi tinatablan, ay hindi po gagana. At yung property na yun, yung invincibility ng 10 seconds at ito po ay unremovable. Yung effect overtime naman niya, kapag ito yung ginamit mo, may boss monster damage reduction na 10%. Ngayon, pag ikaw po ay umabot na sa tier 10, ayan na, 20 seconds na hindi makakapag-invincible yung kalaban coming from 10 seconds. Tapos, yung boss monster damage reduction mo, tumaas na po ulit. Syempre, yung anti-heal mo, mas lalong tumaas ng 50% negative na siya ngayon. Tapos, HP potions recovery amount, diba? Minus 10% palalo. Kasi yung recovery skills, recovery amount, yun yung halimbawa, nag-heal yung Taoist, diba? Ngayon, pag bukod sa heal for example o kaya yung mga skill natin, ito yung example niyan is yung cloaking natin, no? Kapag nag-cloak tayo, may 10% na nagre-recover ng HP. Ganun din yung mga ibang classes, di ba, na may kanya-kanyang recovery HP. So, lahat yon na anti-heal natin. At kapag yun nga, level 10 na or tier 10, pati pots nila nababawasan na ng efficiency. Ngayon naman, ano ba ang natural combo nitong Venom Mist Shell? Dahil nga nakakapagbigay siya ng darkness, isa sa mga pwede mong kakombo dito ay yung Flash Arrow. Kasi dito sa Flash Arrow na tier 5 po pataas, tier 5 pataas, meron siyang chance na makapag-blind ng kalaban. Another thing na pwedeng kakombo nito is yung tinatawag nating quick shot. Pero dito sa quick shot, dapat tier 8 po para umagat itong effect ng darkness na combo. So dito kasi pag tier 7, wala pa yan eh. Pero pag tier 8 na, ayan, lalabas na yung when in darkness, may chance ka na na mapag-trigger ng curse at ito po yun, makakapag-silence ka ng kalaban. So, ito po siya, Venom Mist Shell at yung ating Flash Arrow, another kulay green, at saka yung quick shot kung tier 8 na po yung iyong quick shot. Ito po yung itsura ng skill natin na Venom Mist Shell at kapag ginamitan po natin nitong Flash Arrow, ayan, tapos nakakapag ano sila, activate ng mga bash effects natin. So yan po ang video natin tungkol dito sa Venom Mist Shell, isang skill ng Arbalist. Sana nakatulong po ito para mabigyan pa kayo ng idea. At kung hindi pa po kayo nakalike at subscribe sa ating channel, sana po ay iyo pong maibigay po ito sa atin para naman tayo ay mas makapag-gawa pa at makapag-share pa ng mga videos na kagaya nito. I'll see you again next time. Peace and much love. Keep on gaming, keep on gaming, and keep on giving back. Bye bye.